Wala ng patente, wrecked na to. Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Okay, good day mga ka-timing. Meron tayo ditong pasyente na naman na Rosie. So problema po nito ay walang kuryente, no. So ang ginawa dito ng may-ari ay pinag-eksperimentuhan niya kung mapapalabas niya yung kuryente ng motor na ito. So kung mapapansin niyo, dinelayan na niya dito yung motor na ganito na ang itsura. Wak-wak na po, no, parang minasaker. Oh no. So para na siyang pansit. Kung titingnan niyo po. Ngayon ang gagawin natin dito mga ka-timing ay re-repair natin to, kasi ang gusto ng may-ari paanda rin siya ng walang baterya. So nasilip ko po yung kanyang harness wire at yung kanyang CDI. Ito po ay naka-convert sa battery operated. So ang gamit na CDI dito ay DC, battery operated, no, or tinatawag na direct current na CDI. So ang gustong mangyari na ng owner nito ay palalabasin yung kuryente, no, gamit yung 4-pin CDI. So pwede naman, kaya lang depende, no, kasi ito ay nakadepende sa battery, no. So kailangan kasi nito yung battery, no, meron siyang 12 volts na battery. So ngayon, chinek natin yung kanyang regulator ay busted, kaya hindi pa rin siya magsusupply ng kuryente. Alright, so ang ginawa ko na lang dito para hindi siya magastusan ng malaki. Sana all! Kukonvert natin yung kanyang CDI ng 5-pin, no? So gagawin natin siyang primary type. Alright, so yun yung gagawin natin at tara na, umpisahan na natin. Ang videong ito ay naglalahat ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay katulad ng cellphone, TV, DVD at iba pang electronic devices. Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo, engine overhaul, tune up, change oil and electrical problems. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod na uploads natin. Nag-upload ako ng isa o higit pang videos kahit aling ko. Maraming salamat po. Okay, ngayon na gumamit tayo dito ng CDI na AC CDI. Alright, so alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng AC, alternating current. Okay, so ito yung number 1 ay pulsar at ito naman yung ating ground. Okay, and yung number 3 yung ignition coil at yung number 4 ay yung primary type from stator. Alright, so yung number 5 natin yung kill switch. So ito po yung position ng ating CDI na gagamitin para mabuhay yung kuryente ng motor na ito. Alright, so umpisa na natin yung troubleshooting. Okay, ngayon na naikabit na natin yung mga position ng CDI. So dapat hindi kayo magkakamali dyan sa position, no? Dahil pag nagkamali tayo, walang lalabas na kuryente. So yung position na yon, yun po yung tamang position ng ating CDI para lumabas yung kuryente. So ito, naglalagay lang ako ng ground. Dito ko na lang siya itatap, no, para masuplayan yung ating CDI ng ground. Alright, ayan, babalutan ko lang ng electrical tape yung mga wiring para hindi naman siya ganoong kagulo, no. So pagkatapos nito ay magche-check tayo kung may kuryente. So ayan na, nagkaroon na siya ng kuryente, no. So te-testing na natin kung mabisa na yung ating ginawang technique. Alright. So ayun na, napalabas na natin yung kuryente at maibibigay na natin to sa ating customer. Alright, sana huwag po sana kayong magsawang manood sa ating munting video.
At click nyo na rin po yung notification bell and subscribe na rin po. Sana share na rin po yung ating video. Maraming salamat po. Gawin ko na lang dito mga ka-timing ay pupuluduhin ko yung electrical. Babalutan natin ng buong electrical tape yung harness para hindi naman siya magulo. Alright. So ngayon naman ang gagawin natin dito mga ka-timing ay didirekta natin yung susian, no? Dahil wala na siyang susian. So wala na lang pong susian to. So nakadirekta na po ito. So papatayin na lamang po ito sa carburetor. Alright. Wala na patente, rekta na to.